So, i-dry natin ngayon yung purong langis na nilagay natin kanina. Yun yung pinang-wash natin para mawala yung diesel at may halong oil. Kasi purong oil ito, itong i-dry natin yan. Purong oil siya. So, napa-unlar ko na rin siya para mag-circulate, humalo yung previous na nakalagay. Yung previous na nakalagay ay yung langis nga na merong diesel engine oil at diesel tsaka engine oil kahalo. Awarin natin siya kasi malinis to oil na to na engine plus na kasi. So, ito yung gagamitin nating langis sa susunod nating linis uli. Ito yung haluan natin ng ito na yung gagamitin natin. Kasi pure oil pa to. Malinis to. So, ito yung gagamitin natin sa next na mag-flush uli tayo. God willing na oop, yan. Collect natin ang maayos. So, yun siya. Medyo malinaw na malinaw pa siya. Ayan. Mga naka 20 to 30 kilometers itong takbo eh. So, eto siya. Eto yung pinang-crush ko. Medyo maitim na rin pala. Dito ba? Ayan. So, bago ko itakbo, pagkasalin ko, bago ko itakbo, kumuha ko ng sample niya. Eto siya. Yan siya, bago ko siya itakbo. So, nung makatakbo na ako, mga 40 minutes ko siyang tinakbo, 20 minutes. So, pahinga, tapos 20 minutes ulit. So, ito na siya. Medyo madilim-dilim na yung kulay niya. Maitim-itim. Pwede ito. Saling ko na lang doon dito. Nakita niyo ba yung texture niya? Kung gusto niyo panoorin yung video ng mga sinimulan nito, mga previous na video paano ko nilagyan ng diesel, paano ko pinaghalo yung diesel at saka oil. Ayan, tapos pinaandar natin siya ng 3 to 5 minutes yung isa, naging 7 minutes yata yung isa. Kita naman sa video. Yan siya, oh. Medyo yung tulo niya malinis pa. Pero yung overall niyang color, yan, medyo maitim-itim na siya. Ano lang yan, ha? Mga 40 minutes lang yung takbo niya. Takbo ko dyan sa engine oil na yan. Yan, pagbabas niya yung ano. Ay!
So, mamaya susukatin ko to. Kung ano yung sukat nito, parang bibidyo ko rin para makita nyo kung sino man na gusto kakuha ng maganda ng sukat nito gamit ang caliper. And mag-subscribe lang kayo para makuha nyo yung next video. Sa next video ko na siya i-upload. Tumama natin. Yan, abangan nyo na lang yung susunod na video para sa sukat naman ito. Tapos yung isa pang video na ano, pinaghalo ko yung diesel saka engine oil. Ako separate video siya para hindi masyado mahaba. Sineparate ko na lang siya. So hanapin nyo na lang po yung video niya dun sa aking YouTube channel. Sa 150 ml lang isang cup nito. So, tatlong cup na siya. Tingnan ba kami tumulo ba? Tatagilid natin ng kaunti yung engine para yung mismo scooter. Tagilid natin konti para lumabas pa yung iba pa. O nga pala mga katropa, yung ating isang scooter ay Kawasaki. Ang brand niya yung Kawasaki, model ay Corb. Year 2010 pa siya, 2021 na ngayon, kaya 11 years na siya. So normal lang sa mga lumang mga sasakyan. Ayan, ang ingitim yung langis pagka tinakbo. Ayan yung pangingitim nito, ayan 40 minutes pa lang itong tumatakbo. Maitim man siya pero hindi naman siya yung maraming clutch. Talagang may problema na rin yung ating oil seal siguro, saka yung ating piston ring. Muna natin yung matapos. So abangan nyo na lang din yung next video natin pag nagpalit na tayo ng piston ring nito. Ayan, Kawasaki Corb scooter, model year 2010. 11 years na siya. So ayan, kuti na lang yung tulo niya. Tatagilid natin yung scooter. Bukas naman to eh. Parang ko lang, hindi lang masyado nakalang. Tagilid natin yung scooter para may lumabas-lumabas pa na. Hindi na kaya. Yun, lumabas pa. Bulo pa. Ayan. Baka simot na maayos. Okay. So ito na yung last batch niya. Ayan. So ayan na siya. Thank you.
So, nilagyan ko nga pala ng plastic to pansahod ko para hindi masyado matumihan yung pansahod. Hindi ko na nililinisin. Yung plastic lang magdudumi. Kaya, hindi masyadong hassle doon sa lalagyan kasi gagamitin ko pa ulit yung lalagyan sa next bus. Bakit naman kung tatapong ko na kagad yung ano? Yung madumi na yun. Ito, plastic lang yung tatapong ko. Yan. Ito nyo. Yung plastic lang madudumi yan. Malalangisan. Kaya, eh, disposable naman yung plastic kaya. Yeah. Pwede natin ulit gamitin sa iba pang project yung yan yung ating lagayan. Okay, sir. Salina na natin ng, ng engine oil na fresh. So, sa pagsali naman ng engine oil, kailangan natin ng imbudo. Yan. Okay. Oh, medyo, oops, mababa na yung ating video. Nasa 11 minutes na. Putulin ko na lang muna. Habang pinutol ko yung next video ko. So, sukatin muna natin to. Yan, sukatin muna natin to mga to. Oops, kasi yung filter. Para dyan sa mga naghahanap ng sukat nito, yan, susukatin ko sa next video. Hit nyo na lang yung subscribe. Para pag-upload ko, yan, makita nyo kagad. Okay, next video na tayo. Tapos, pagkasukat ko, saka ako naman ilit siya, i-video, no? Pagsali naman ng fresh oil. Okay, kaya natin, let's go.